Teka, paano nga ba kami nakapunta sa lugar na yun? Yo, what's up mga ka-adventurista? Kamusta? Happy New Year po sa ating lahat. And sana lahat po tayo pagpalain. So, bagong video mga ka-adventurista. Actually, hindi na to bago kasi last year pa to, ngayon lang natin in-edit. So, sobrang sipag natin, 2 months na delay na tong video. So, di bale, at least ngayon taon may bago tayong ilalabas na video. So, excited kami dahil hindi lang kaming dalawa ang makikita niyo sa video na to. Siyempre, may mga kasama na tayo at excited din kami dahil tagal ng panahon, ngayon lang ulit namin ma-experience yung group ride dahil sa mga video namin, kung mapapansin mo, mapapansin nyo, dalawa lang kami lagi. So ito, sa videong ito, may mga kasama kami. And mamaya, papakilala natin sila isa-isa habang tayo ay nagbabiyahe. So, alasinggo to ng umaga mga ka-adventurista. And ang meeting place is dito sa 7-Eleven, malapit sa may 8 Waves. So, sobrang excited yata namin, kami pa lang ang naunang dumating. So, siyempre, maghihintay tayo. Yo mga ka-adventurista, so eto na, nandito na yung mga kasama natin and take off. Take off tayo ng 6 a.m. Siyempre, pray muna tayo bago tayo umalis and para may guidance din tayo. So mamaya ako na ipapakilala sa inyo yung mga kasama natin mga ka-adventurista kasi medyo late na yung take off namin dyan kaya tingnan nyo, maliwanag na at ang destination po natin is Zambales pa. So, mga ilang oras yung biyahe natin papunta ron kaya medyo ratrata na rin ang takbuhan natin. Currently, nasa San Rafael pa rin tayo and tara, sama kayo! Nandito na kami sa tulay na sisilbing entrada papunta ng San Felipe, Zambales. Nakalimutan ko na kung anong bayan to. Hindi ko alam kung San Narciso o San Marcelino. Nalilito ako sa dalawang bayan na yan. Pero pag nadaanan nyo yung tulay na yan, papasok na yan. Papasok ng San Felipe, Zambales. Ang oras dyan is mag alas 10 na yata ng umaga kasi medyo late nga yung take off namin kaya ganyang oras na kami nakarating. Ayan yung arko na San Felipe.
Ganyan lang yung pinakamalayo namin napuntahan dito sa Zambales. So, bago sa amin yung daan na to. Kaya, explore natin. Yun na nga. Naiwan kami ni Sir Robel at saka ni Doc Nina. So, akala namin naliligaw na kami dito sa part na to. Kasi, mapapansin nyo yung daan, rough road siya na mabato. So, medyo alug-alug kami dyan. Ayan yung mga kasunod natin, si Sir Chris at saka si Sir Mark. Ako sabi ko nga, tama ba ako itong tinatahak natin at tingnan nyo naman yung daanan. So, medyo nahirapan tayo dyan kasi nga scooter yung dala natin. At pwedeng sumayad yung makina natin sa malalaking bato kaya medyo ingat-ingat din kami. Titingnan nyo sa video, para siyang patag lang pero pababa po yan mga ka-adventurista kaya nakakatakot magdire-diretso. So, ito na yung daan papasok dun sa pinaka-port nila. And ayan, nakatikim kami ng konting sementadong daan and kapraso lang yan mga ka-adventurista. After nyan, meron na namang susunod na rough road. Ayan na. Rough road na naman. Pinatikim lang sa amin yung kaprasong simento. So, nandito na nga kami mga adventurista. So, ayan yung pinagparka namin ng mga motor namin. At sa kanila na rin kami kumuha ng bangka papunta sa isla na pupuntahan namin. So, di ko pala nababanggit sa inyo mga ka-adventurista na yung pupuntahan natin is isla. So, dito tayo nag-stopover para kumuha ng bangka papunta ron sa isla na pupuntahan natin. And mga ka-adventurista, dito nga pala pagka kukuha ka ng bangka papunta dun sa isla, mas maganda kung dito ka na lang sa mga locals magtatanong kasi pagka doon mismo sa resort ka kukuha ng bangka, medyo mahal. Kaya dito na lang kami kumuha ng bangka namin papunta sa kabilang isla. 100 per head lang yung binayaran namin dyan. Kumpara sa mismong resort ka kukuha ng bangka, 250 yata ang babayaran kada isa. So dito na rin kami nananghalian mga ka-adventurista. So kung mapapansin nyo, si Doc Nina, siya taga-halo ng Pansit Canton. Finally, dumating na rin yung bangka na maghahatid sa amin sa kabilang isla doon sa pupuntahan natin mga ka-adventurista. So tara, sama kayo! So, 2 PM, nandito na kami sa Armada Resort, Magalawa Island. So, nakuha namin ditong kwarto is pan room na
Kasya naman daw kami, sabi nung kambal na receptionist dito, na apo nung may-ari ng island. So okay naman, malaki naman siya and kasya naman nga kami. After namin madil yung kwarto na kukuhanin namin, nagkasundo naman sa halagang 3,000. Good for 10 packs na raw yun, sabi nung kambal. And medyo naghintay pa kami ng ilang minuto kasi yung kwarto na kukunin namin is may naka-check-in pa at pa-out pa lang sila. Nag-ikot-ikot muna kami dito sa beach. And ito nga yung sinadya namin dito kasi ito daw yung sandbar na sinasabi nila. Sabi din ng receptionist, yan daw yung sandbar nila na makikita sa Facebook. So ang ganda kasi nito sa Facebook, mga ka-adventurista. Talagang makikita mo na may sandbar siya. Yun nga lang, yung buwan daw ng punta namin is hindi daw siya talaga kita. Dahil November nga yan, medyo nakalubog yung sandbar. So ang perfect daw na punta dyan is bandang summer daw kasi doon pa lang daw talaga lumilitaw yung sandbar. Pero kahit naman walang sandbar, maganda pa rin siya. Nakita niyo naman mga ka-adventurista. Saka sobrang tahimik ng lugar. Tiyempo din yung punta namin kasi solo namin isla halos. Kami lang ang naliligo. Ayan, ang daming ang starfish na nagkalat sa dalampasigan, no? So, okay din naman yung resort. Malinis siya, saka may mga lifeguard naman. So, nag-enjoy din yung mga kasama natin na pagkuha-kuha ng mga starfish na yan, no? Morning. So ito nga pala yung room na nakuha namin, mga ka-adventurista. Ala, hindi na ako nakapag-record nung hapon kasi nga nalobat na rin tong camera natin. And syempre para naman din masulit natin yung pagpunta natin dito, kailangan din naman natin ng konting pag-enjoy, hindi yung puro video-video lang. Goods din naman yung room na nakuha natin kasi may mga gamit naman sila na pwedeng ipahiram, kagaya ng kalan, lutuan, kawali, saka ihawan. Kaya nakapagluto naman kami at nakakain naman kami ng maayos. Gulat nga kami, may kuryente dito, isla, may kuryente. So, goods na goods mga ka-adventurista. Sarap ng stay namin dito. Yung kinain natin kagabi, wala man lang ano eh. Ngayon natin video ha. Relleno. Eh ma'am, natuloy ba kita 27,000? Hindi, ayaw nila. Siyempre, patapos ng saya, afternoon, uwi yan ha. So pagkakain namin mga ka-adventurista, gayak-gayak na rin ang gamit kasi pauwi na kami niyan mga ka-adventurista.
Gagayak na rin kami ng mga dala-dala namin. Inihintay na lang namin yung bangka. Ayun nga pala yung bangka. Inihintay lang namin na bumaba yung bankero para tawagin kami. Pero may pinag-usapan na rin naman kaming oras kung anong oras kami babalik doon sa may mismong port nila. So, sobrang sulit nung pagpunta namin dito, mga ka-adventurista. Sa mga kapwa naming nagra-ride, maganda rin dito, mga ka-adventurista, try nyo rin. Alas 12 na po ng tanghali niyan, mga ka-adventurista. And magbabangka kami mula dito sa isla hanggang dun sa port na mga 20 minutes. And saka kami magmumotor mula dun sa Pantalan hanggang makauwi kami ng San Rafael. So, sobrang sulit ng dalawang araw na pag-ride namin dito. Kahit paano, stress relieving naman. So, paano mga ka-adventurista? Siguro, dito na natin tatapusin itong Zambales ride natin. At kami naman din, pauwi na. So, kita-kits na lang tayo ulit sa susunod na episode ng ating biyahe. Adios!